Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Guys, welcome back to my channel. Gagawa ako ngayon ng update at reaction sa Ang Dalawang Ikaw. Paalala lang po na bawal tayo mag-post ng mga video nila. So ito na nga guys, si Nelson aka Tyler, nagkita sila ni Mia doon sa coffee restaurant at nag-uusap sila na nag-inom sila ng coffee at itong si Mia, sinasabi niya na si Tyler daw ay hindi siya mahilig ng strong coffee. At itong si Tyler guys ay wala siyang sugar. At sinasabi lang naman niya at ini-explain na kung taga saan ka, kung saan ang family mo. At yun guys, ini-explain ni Tyler na taga doon ako. Tapos I am only son lang at wala na siyang parents. At ito namang si Mia guys, pinakita niya yung mga dokumento nila at mga picture nila pero wala siyang naalala. At nag-meet daw sila ni Mia doon sa jewelry shop na yung time na yun guys na kasal nila. At tinatanong ni Mia kung naalala ba daw niya pero wala siyang naalala. At sabi niya na tigilan na natin itong kalukuhan nito at para hindi na siya masasaktan. At nag-apologize si Tyler guys kay Mia na hindi talaga niya kilala yung si Nelson at wala siyang naalala. At nagkilala daw sila ni Beatrice. Andoon siya sa jewelry shop, doon sila nakakilala ni Beatrice. At sabi niya na iba talaga si Nelson kasi may salamin siya. At ito namang si Mia, sinabi niya na paano mo ba yan ma-explain yung sugat mo sa braso mo kasi same din ang sugat ng asawa ko. At nagkakataon lang at si Nelson ay hindi siya maglagay ng asukal sa coffee. At asawa mo, marunong ba siyang bumaril? Kasi siya may baril. At sabi naman ni Mia na hindi. Hindi daw niya gagawin guys na mawawala lang daw siya sa asawa niya at na para daw mukhang baliw. At sinabi niya guys na Mia, stop na at wag mo nang disturbuhin kami ng girlfriend ko kasi hindi ako si Nelson. At wag na nating alulukuhin ang sarili natin kasi hindi ako ang asawa mo. Bili na si Tyler guys ng pambayad at talagang emotional talaga si Mia guys at kinukuha na niya yung photo album niya at nilipit. Ting ni Tyler guys sa hotel guys, bahay nila. Ang daming candle sa pagpasok niya at lumabas si Beatrice sa room nila at sabi niya na ano ba daw ang okasyon. At sinasabi ni Beatrice na hindi ako ang tipong babae na magpapakasal pero na-change daw ang isip niya. Ay, siya na ang nag-propose kay Tyler guys ng will you marry me? Pero sabi ni Tyler na gusto ko na ako ang magbibigay ng sing-sing sa'yo na may diamond daw. So yan guys,
si Tyler, lumuhod siya at sabi niya na, will you be my wife? So yun, nilagay ang singsing sa kanyang daliri at yung isa din nilagay ni Beatrice sa kanyang daliri. Hindi kasi siya makapaghintay, guys, kasi natatakot siya na mawawala si Tyler sa kanya. Pero sabi itong lalaki na don't worry kasi hindi daw siya mawawala sa kanya. So ito guys, si Mia guys, nagluluto pala siya ng favorite ni Nelson. At yung Bicol Express ba yun? At saka, nagsayaw-sayaw siya kasi na-imagine niya na andoon si Nelson pero wala yun. At saka, sabi ng kuya niya na, ano ba nangyari sa iyo, Mia? At, wala kuya. At nag-stop siya kasi sumayaw-sayaw at, oh, masarap yung luto mo. Para ba yan sa akin? Hindi. May bigyan daw siya. So, nagkita sila ni Tyler at binigyan niya at doon yata sa coffee. At sabi niya na hindi naman yun ibig sabihin na wala daw meaning. Pero gusto lang niyang ipatikim guys yung luto niya kay Tyler. At hanggang dito na lang ako guys. At tingnan natin ang next episode kung makikita ba ni Mia si Nelson. Sa hindi pa nakasubscribe sa channel ko at sa bago pa dito, pindutin nyo na lang ang notification bell para maka-update kayo sa mga next video ko. Thank you for watching! Bye!